Hati ang opinyon ng maraming magulang at estudyante sa bagong grading system na ipatutupad ng DepEd ngayong school year. Imbis kasing mga numero, mga letra na ang makikita sa report card ng mga estudyante sa elementary at high school. Narito ang aking report. Kasabay ng pagsisimula ng K-12 program ngayong school year, marami ang pagbabago sa curriculum at maging sa grading system sa grades 1 hanggang high school. Goodbye na raw sa mga palakol o grades na nasa line of 7. Dahil sa bagong sistema, mga letra na ang makikita sa report card. Pero hindi ito ang ABC o D na ginagamit ng ilang pribadong paaralan, kundi mga letra na description ng proficiency ng mga estudyante. Ganun pa rin pag nag-grade yung mga teacher, numbers ang gagamitin nila, except that when you reflect it in the report card, that's when you start using the letters, no? Just to be able to describe the level of proficiency of the students. Halimbawa, kung ang estudyante nakakuha ng gradong 74 and below, ang mailalagay sa kanyang card ay beginning o B. Para sa 75 hanggang 79 na grado, categorized na developing o D. Para naman sa gradong 80 hanggang 84, approaching proficiency o AP. Proficient o P para sa may gradong 85 hanggang 89. At kapag 90 pataas, categorized itong advanced o A. Ang mga estudyante makakakuha ng A sa kanilang card ang mapabibilang sa honor students. I'd like to believe na mas simple ito, mas madaling maintindihan. No? Kasi ngayon nga, parang kahit anong grade, diba? 75, 76, ito parang naka-bracket siya. So at least alam mo na, pag 76 ba, ano ba ibig sabihin nito? Hanggang saan na ba yung natututunan, naiintindihan ng anak ko? Dahil wala nang bagsak ang mga may gradong B, dadaan sa remedial classes. At kapag ganito pa rin ang grado nila sa pagtatapos ng school year, sasailalim sila sa summer class. Kapag hindi pa rin pumasa, kailangan na nitong umulit. Sa ngayon, pinaplansya pa ng DepEd ang guidelines para sa bagong grading system. Hati naman ang mga magulang at estudyante sa bagong grading system. Anila, mas maganda pa rin daw ang lumang sistema dahil nakasanayan na nila ito. Parang hindi mo makita yung ano eh. Ayun, parang wala lang. Opo. So mas maganda sa'yo, nakikita mo yung grado niya. Pero yung sa mga bagsak, yun. Mas gusto nila yan. Para mas ano, para hindi nakakahiya. Parang malinaw kasi tingnan sa ano eh. Sa report. Ang iba naman nagsasabing mas maganda ang bagong sistema dahil mas malinaw ang level ng estudyante at hindi na makikita ang aktual na grade nito. Bakit mas maganda yung merong description na lang imbis na numbers? Para hindi luma, bago naman. Makabago. Nagagalit mama mo sa grades mo? Oo. So mas maganda, hindi na niya nakikita yung grado mo? Oo.